Uy, nandiyan na pala kayo. Hello sa inyo, sa aking mga kalaruanan, sa aking mga Facebook friends. Ayan, so dahil medyo busy ako ngayon sa trabaho at sa buhay, dahil alam niyo naman, sa Loista tayo. So, I decided na para sa aking Halloween special ay mag-live ako. Okay, so I think for this month, this is my first toy vlog, 23rd toy vlog ko na ngayon. So, i-feature ko ngayon, dahil malapit na yung Halloween, next week na siya, mga nakakatakot na laruan. So, unahin ko muna, siguro nakita nyo na to sa aking first live, yung diorama ni Harry Potter. Hi, Sir John, Dennis, Manalastas. Hindi po to kape. Ito po ay tsaa. Kasi medyo sirain po yung tiyan ko. Kaya paggabi, uminom ko ng tsaa. So, cheers tayo. So, ito. Nakuha ko to. Ano eh. Isa to sa mga toilet na nakuha ko kay Mr. Toyobs ng Davao. Actually, hindi ko to nabitan. Kasi, ewan ko siguro dahil at first akala ko hindi siya Harry Potter. Pero, nung nakita ko to, it reminds me of Harry Potter. Tapos, may mga kasama siyang figs dito na maliliit eh. Ito. Si Harry tsaka si Voldemort. Ayan. So, natuwa ako. Siguro, i-for keeps ko na to kahit na hindi ako fan ng Harry Potter. Ang ganda siya eh, oh. Diba? Ang ganda siya. So, isa ito sa mga ibibida ko at isa sa mga treasured ko na nahan kay Toyobs. Tapos, ito talaga yung habol ko kay Toyobs eh. Ito, silang dalawa. Kasi, kung fan ka ng Doctor Who, alam niyo kung gaano siya kahirap i-hunt. Lalo na tong doctor na to, si 10th Doctor. Ayan, ilayo ko ng konti para makita niyo naman. So, ito, may marking siya ng BBC. So, I think, ito talaga released ni, ano to, yung sa mismong franchise ng Doctor Who. Maganda yung details niya, tsaka articulated siya. Na, ano yung kamay niya. Ayan. Tapos, ito yung isa sa mga pinaka-popular na, ano, isa ito sa mga pinaka-popular na, ano, na kumpanya ni Doctor Who, si Sarah Jane Smith. So, mahirap din tong i-hunt. Kasi, yung episode na lumabas siya, medyo may edad na siya. After nun, siguro mga few years, namatay na siya. Yung mismong actress na gumanap na Sarah Jane Smith. Kaya, kung ikaw ay isang Whovian, isa ito sa mga sought-after mo na figure para para kolektahin. So, ito talaga yung habol ko sa lahat. Sila, tsaka yung isa pa, yung si Ud. Ito. Isa ito sa mga favorite ko na hindi siya kalaban talaga actually. More on akala mo lang kalaban, pero may plot twist dun sa episode nitong bale, dalawang episodes to sa 10th Doctor. Apparently, ano sila? Isa sila sa mga pinaka-gentle na na-encounter ni Doctor. Hindi talaga sila naturally kalaban. Pero they can make you think something. Basta, ang isa sa mga powers nila ay yung telepathy. Yung telepathic conversations. Maganda tong ano na to. Tsaka, kagaya rin ng ibang mga figs na pinakita ko sa inyo kanina with Dr. Wu. Napaka well articulated niya. Pati yung paa. Ayan o. Kaya maganda siya. So, sulit. Thank you talaga, Sir Toyobs. Ito ah. May na-order ako kay Somiel na 11th Doctor. At hindi ko pa yun bayad. So, hopefully, makabayad ako. Para ano, masaya na ako. Kasi hanggang 11th Doctor lang talaga ako. Hindi ko na ako kolektahin si 12 at saka si 13th Doctor. Ewan ko, hindi talaga ako, I'm not really a fan. Lalo na nung naging babae na si Doctor Who. Hindi ko masyadong binaba yung idea. Although feminist ako, of course. Pero may mga times na kailangan
kung ikaw ay isang franchise, you have to stick with the franchise. Eh, ako nakasanayan ko na nalala si Dr. Wu. So, yeah. Tsaka ayoko rin yung, ano, yung si Twelfth Doctor kasi masyado na siya matanda. Tapos, ito. Makita na ko dito. Ayan. Nahunt ko to kay ano eh. Kay Devon. Kausap ko siya kanina kasi may nakita akong kapatid nito eh. Ni Flash. Kaya ako fan din ako ni Flash. So, iniisip kong i-dibs. Pero tingnan natin. Ito, nakita na ako. Kasi ano siya eh, pencil topper siya. Tsaka ano, ang kulit ng mga mukha nila. Lalo na to, tingnan mo. Ang lakas niya maka-derp. Ganun. Derp. Si Wonder Woman. Ano? Napaka-sexy. At ang haba ng hair. Ayung ano, yung tipong hair niya abot hanggang sa ako. Tsaka sexy niya, no? Yeah. So, yun. Isa ito sa mga lahat na nakuha ko kay Devon. Tapos, ito. Isa ito sa mga favorite kong character sa Pokemon. Si Meowth. Maganda yung backstory ni Meowth. Kung ikaw ay isang fan talaga ng Pokemon, for sure, makaka-relate ka. Hindi ko nalang ikwento. Basta, i-google nyo na lang or i-wiki nyo. Basta maganda yung kanyang backstory. And, Nintendo siya. Na markings. Ayan. I think nakita niyo naman. Ah, yeah. So, Nintendo. Bala ko siyang isama dun sa display ko ng Pokemon. For sure, kasyang-kasya siya dun kasi maliit lang naman siya. May mga nahanta ko ng mga Pokemon na mga McDo, ganyan kalalaki. So, hindi ko siya na-keeps kasi wala na ang pag-displayan. So, ayun. Yung ibang mga toys na ipapakita ko dito, most likely, baka ipakonsign ko sila sa mga kakalala kong toy sellers. Papabenta ko na lang kahit na hindi for profit kasi hindi talaga ako masyadong nagkokolekta ng mga nakakatakot. Kagaya nito, hindi talaga ako fan ng mga mga gorilla. Although maganda yung markings nito ha. DC Comics siya. DC Comics P7885. Hindi ko lang sure kung sinong character to. Hindi na nagagalaw yung kamay niya, guys. Hanggang ganyan lang siya. Naiikot. Yun. Kasi nakuha ko na naman na yung mga gusto ko kay Toyobs. Baka yung iba ipamigay ko or ipabenta ko dun sa mga ano. Hello, Ate Ma'am. Ate Amabel. Patulungan nyo. Ipakonsign ko na lang to sa inyo. Hindi kasi ako fan talaga ng mga ganito nakakatakot. Ng mga toys na ganito nakakatakot. Ito pa. Hindi ako masyadong fan nito. Hindi ko kito kalala. Diba? Meron siyang markings dito ng Mattel 2004 DC Comics. Hindi ko lang sure kung sino 'to eh. Pero I might Google it before I post it. Either ipa-post ko or pabenta ko, pa-consign ko. Pero 'yun, isa ito sa mga kasama ng lot ni Dr. Who tsaka ni Harry Potter. Ito ang cute nito. Pinag-iisipan ko 'to. So kung fan ka ng ano ng ano bang pangalan ng movie na yun? Pets or Something na movie. Yung nakakaaliw. So ito, si Bunny to. Isa ito sa mga nakakaaliw na characters. Na ano. Ah, yun! The Secret Life of Pets! Yan. So, ito medyo malaki siya. Kasi may nahanta ko na isang buong toys ng McDo. Puro Secret Life of Pets na character. Pero maliliit lang siya. Ganyan. Ganyan yata. So, ito na yung pinakamalaki. Ang markings nito ay, I don't know, wala siya nakalagay eh. Disclaimer lang dito yung nakalagay. And I think release to sa Canada kasi based dun sa lot number. CANICS, tapos yung mga series of numbers. So, most likely Canada na to. Ewan ko, tignan ko kung ano. Eto. Ito medyo torn ako kung ibibenta ko or i-keeps ko kasi ang cute ni King Kong. Articulated din to si King Kong. Hindi lang siya yung well articulated, pero may mga times na yung ano niya arms nagagalaw pati yung paa. Ayun ang paa niya nagagalaw. So ano, pati yung bewa. Siguro may working gimmicks to before, pero it feels stuck eh dito, may pinindutan siya. Maganda to yung details niya as display. Parang nananakot yun.
Kaya ano, I'm torn kung itatago ko ba to or ipapabenta ko din sa mga kakilala ko ng mga sellers. Yeah, tulungan nyo ako. Tulungan nyo ako mag-decide. But yeah, ang ganda nito. Tapos ang markings nito, ano, original na King Kong. Ayan sa paa. May King Kong. Tapos ano, Universal Studios siya. Kaya ano, legit. Ganda nito. Ito, hindi ako fan ng TMNT. So, kung may mga kaibigan kayo na fan ng TMNT, just let me know. Dalawa to eh. Dalawa to na TMNT. So, hindi ako masyadong fan. Baka ipabenta ko na lang din sa iba. Ito, Muppets. Muppets to for sure. Ewan ko. Tingnan natin. May mga times na baka it keeps ko. May mga times na hindi. So, yeah. And then, of course, may mga na... Ito galing pa rin to sa lot ni Toyobs. Yung mga wrestlers na to. Ito, far keeps ko to. Kasi may mga wrestlers pa ako dun eh. Isasama ko na lang siya dun sa mga... iba ko pa mga WWE na sellers. Mga toys. Sorry. So, sa mga toys ko, ano ba yan? This is what I don't like about live. Yung mga ganong bloopers, hindi ko siya may-edit. Kasi tuloy-tuloy na siya. Pasensya na kayo. Copy tayo. B. And then, may mga, ano, DC din ako dito eh. Ito, si Joker at saka si Cyborg. Ito, baka if I keeps ko din to. Kasi may DC ako na collection. So, isasama ko na lang sila doon. Maganda to kasi I think wait lang. Yeah, DC Comics yung markings. Trademark ng DC both sila. So, yeah, maganda siya. Ito na, yung mga hindi ko bet na mga laruan. Ito yung mga ganito. Hindi ko siya bet talaga. Tsaka yung mga ganito, guys. Hindi ko alam kung saan movie to eh. At nakakatakot. Pero ito, I have a feeling na ano to, isa ito sa mga kalaban ni Dr. Wu. Hindi ko lang mahanap yung markings niya. If markings to ng BBC, I might keep it. Kasi ano to eh, may naaalala akong naging kalaban ni Dr. Wu dito. Wait. Yeah. Pero pag wala, I might sell it as lot dun sa mga nakakatakot. Yung mga nagko-collect ng mga toys na nakakatakot. Uy, Ma'am Amabel, thank you. Gusto mo ba si Muppet? Pia mo lang ako, ah. Sige lang. Ayun. Ewan ko, hindi ko ito kilala. Same with this one. Hinahanap ko yung, ito. Din siya, DC Comics. Hindi ko lang sure kung saan siyang palabas. Baka i-sell ko lang din siya ng... Juan Carlo, ah. Mind cafe. Uy, si Juan Carlo, kung may gusto ka dito na items, di ba may mga ano tayo, pwede tayong mag-trade or swap. Ako nang bahala sa shipping. Both ways. Usap na lang tayo, PM. Pero yun nga, may mga hindi ako gusto na laruan dito. Ito, for sure, Lion King to. Ito yung kalaban niya. Lion King, tama ba? Lion King to, di ba? Kasi Disney, eh. Hindi ko lang sure kung sa Zuto o sa... O, di ba, like... Tita mo, tama. Ito yung kalaban ni Lion King, di ba, Juan Carlo? So, ayun. Siguro, picturean ko muna ng onte, tapos i-let go ko din. Although may mga nabila, na, although may na-order ako na Lion King kay Michael, pero hindi siya kasing size eh. Malaki po. Baka hindi ko siya maki. Pero tignan natin. Ano pa ba? Ito, isa ito sa mga, ewan ko, baka i-let go ko dahil malaki. Wala ba akong di niya na SpongeBob? So, baka i-let go ko si Sandy Cheeks. May gimmicks to for sure, kasi may pindutan siya dito. Ayan nga, yung sa kamay nga. Pero yung isa, hindi na siya working na gimmick. Pero, for display, this is good for display. I think this one, McDo din yata ito. Hindi. Mattel. Yan. Oh, yung isa. Oo, ito. Ito, kalaban yata ni Lion King. So, ayun. Nagsa-self-doubt kasi ako kanina.
Juan Carlo. Pero kung gusto mo, ha, ayan, dito lang siya. Picturean ko lang ng maganda for the posting and stuff. Pero I might let go. Same with this one. Kasi masyado siyang malaki. Ewan ko, tingnan natin. Baka ibenta ko na lang din yung iba ng lahat. Pero maganda to. Nalinis ko na to. Medyo mahirap nga lang siyang linisan at first. Pero yeah. And then, ito yung mga hindi ko kilalang ibang mga characters. Ito, I considered it as father. Kasi nawawala yung isa niyang kamay. Yeah, look at this. Oh. Parang, alam nyo, sa maling tingin ko, parang siyang, wala kasing detalye yung kamay niya, kaya akala ko ano eh. Anyway, so, nawawala yung isa niyang kamay. I might sell it as a lot. May marking siya ng fox. So, hindi ko lang sure kung saan siyang palabas. And also this one, hindi ko sure kung sino to at hinahanapan ko siya ng markings anywhere. Parang wala eh. So, I might sell it as parang father or how will I say this? Butaw na toys. Ito, medyo sure ako na ano to, isa ito sa mga characters ng Sega Sonic. Kasi familiar yung features ng mukha niya, tsaka yung tail. Parang hawig kay Sega Sonic eh. Hindi ko lang sure kung anong character to sa Sega Sonic. Pero ang nakakatuwa dito, articulated siya kahit na maliit lang yung mga kamay niya. Ayan o, nababali-bali. Kaya ewan ko. Baka i-keeps ko to. Kasi hindi ko pa siya nasa sort, guys. Like I said, medyo busy talaga ako sa trabaho. Kaya nakikita niyo yung mga posts ko, hindi siya everyday, parang may times na wala, may times na meron. I'm not really masipag. Kasi may day job din ako na kailangan isipin. At, madami pa to eh. Ito, hindi ko alam kung anong character to, pero nagta-transform siya eh. Hindi ko lang sure kung monster, parang Pokemon ba siya? Nabubuksan yung mukha niya eh. Ayan, nabubuksan yung mukha niya. And then, ayan, nagiging parang dragon siya, guys. hindi ko na alam kung paano siya gawain. Pero yun, nagiging ano siya, nagta-transform siya na parang ganito. Nagiging dragon siya. And then, wait. Yeah, tapos may parang pack siya dito. Ayan. Ito. Hindi ko lang sure kung saan ano to ah, kung saan series to, pero nagta-transform siya na ganyan na robot. So para siyang Pokemon na yung nag-transform from one animal to another. This one, ito na yung parang ano niya, transformation niya. Kung i-keep ko ba to? I'm interested, pero tingnan natin. Depende. Tingnan natin. And then, may mga, ano pa ako dito? Ito yung isa sa mga, hindi ko maintindihan na hayop. Like, seriously? Kaya nilalagay ko siya sa pinakailalim. Kasi, hindi ko siya i-display. Ayoko siyang i-display. Ay, Juan Carlo, ito. Ito, oo, I have a feeling na Digimon to. Diba? Yung kulay niya, tsaka yung mukha niya. Tapos nagta-transform siya, parang siya Digimon eh. Anyway, ito, hindi rin ako fan, so I'll just... So ako yung mga collector, PM niyo lang ako ng mga leads, kahit na pamigay ko na lang sila ng, yung tipong sila na lang sasagot ng shipping, I won't mind.
Kasi hindi talaga ako ano fan ng mga ganitong figures. Although may ano siya, may markings. Suba Films, McFarlane. So, isa siya sa mga figures ng McFarlane. Ewan ko siguro sa mga palabas ng Kalaban. For sure, Kalaban. At saka ito. Hindi naman sa namimintas po ko. Pero, kung ito, i-display ko to, I'll have nightmares for sure. Parang siyang alien eh. May markings to, nakita ko. Nung nililinis ko to, may markings to eh. Not sure. Pero nabubuka yung ano niya. Yeah, part siya ng McFarlane. Isa lang dalawa McFarlane toys. Ito, baka somehow ipamigay ko na lang. Actually, yung isang kasama nito na lot, yung Pinocchio na ano, yung Pinocchio na parang puppet. It's classic looking. Hindi ko talaga siya hindi ko siya talaga linya kasi it's a puppet, it's a doll, Pinocchio na doll. It looks classic, may Disney marks pa siya or yung etiketa niya ay Disney. I just sold it away dun sa price nung buyer na yun. I think kay Ma'am Victoria Keating. Yeah, kay Ma'am Victoria Keating ko siya pinamana. Kasi, ang katwiran ko kasi usually pag nakakuha ko ng mga ganitong lot, na yung mga ibang toys na hindi ko naman bet, I just sell them kasi ano, para ma-decongest na yung lalagyanan ko. Marami pa ako dun eh, na hindi ko pa napipilian. Probably, before Christmas, mapili ako na sa London. I'll just sell it away. Ito, part din to ng Lion King na set. Itong ano na to. Silang dalawa ito eh. Yeah, I have a feeling na kasama to. Pero Mattel siya eh, Mattel. So, yeah, I think isa ito sa mga kasama ng Kalaban ng ano, Lion King. Tapos, of course, mayroon akong Simpson. May mga figs ako ng Simpson, pero yung mga maliliit. Maliit lang. Hindi kasama to. So, yeah. I might let it go kasama ng iba niya mga kasama Simpsons. Not really my thing. Although, fan ako ng TV series na Simpsons. Yeah. Sana. Oy, Edison! Tulungan mo ako dito. Mag-ampon ka ng iba. Or tulungan mo ako na mag-let go. Kasi, ang dami nga nito. Lalo na yung mga ganito. Hindi ko talaga siya bet. Feeling ko pag i-display ko dun, matatakot ako. Yeah, hindi talaga. Anyway, may mga iba pa. Like ito, at saka ito. Madaming fathers ako na nakuha. Kaya yung mga butaw na hindi ko masyadong kilala. Ito, start ko muna to. Maganda to, in the sense na may gimmicks yung kamay niya. Tsaka ito. Kaya lang, hindi ko siya kilala eh. I'm not sure. Pero, meron siyang tatak dito. Spin Master Limited. So, I think this is part of a game. Siguro, di ba yung mga PUBG, may sarili silang toy line. So, definitely, isa ito sa mga parang ganun. Hindi ko lang alam kung anong game to. But, articulated yung ibang mga paa, or yung mga joints, and then yung kamay, may gimmick. So, yeah. Ito, pang bata lang, good for display. Baka ipamigay ko na lang sa pamaking ko, I don't know. Or isama ko na lang siya as butal. And then, ito, hindi ko rin to kilala. Pero, may tatak siya ng Cartoon Network. So, I think, isa ito sa mga characters ng palabas sa Cartoon Network. Ito, hindi ko kilala to eh, pero it looks familiar yung itsura ng monkey na to. I'm not sure kung sino to. Yeah, benta ko na lang din to. Ayun, tapos ito yung problema ko. Ito kilala ko to, for sure. I think this one is Fifth Doctor, pero wala siyang ulo at wala siyang kamay. So,
kung ipapa-3D cast ko to, most likely gagastos ako ng mahal. So, pwede rin na ano, magpa-print na lang kaya ako ng picture tapos ilagay ko, isiingit ko na lang siya dito. same for this one also. Doctor to. For sure, doctor to. I'm not sure kung sinong doctor to. Pero, yung, same problem din, walang paa, walang kamay. Walang ulo, walang kamay. So, baka magpa-print na lang ako ng picture ng ulo para isama ko na lang din siya ng collection. Eto, alam ko kalaban to eh. Pero hindi rin ako sure kung saang episode ko to napanood. Pero familiar ako dun sa damit. Hindi ko lang alam kung ano yung ulo niya. So, baka gano'n na lang yung gawin ko. Para, ano, makasama din siya dun sa, ano, sa set na nakuha ko. Eto ha, nakuha ko to ng mura lang kasi finery na niya yung shipping kay Sir Toyobs. So, yung iba, yun nga, I might let it go. So, kung interested kayo dun sa mga nakita niyong toys dun sa live, pera lang dun sa Doctor Who tsaka sa Harry Potter na ikikips ko, PM niyo lang ako or mag-comment lang kayo. Sa price, wala tayong pag-uusapan. Basta sagot niyo lang yung shipping pupunta sa inyo. Kasi ako, ano, more on ako talaga, madigonges lang talaga yung mga lalagyan ko ng toys. Kasi kita niyo naman, oh, this is only half of the toys that I have. May mga iba pa akong collection na kailangan din ng space. So, ayun. Thank you so much sa mga nanood at sa mga nag-comments. I really appreciate it, guys, na ano na nanood kayo sa toy vlog ko. Kahit na palpak at umuulan. Ayun. Speaking of ulan, madulas ang daan. So, be safe. Kung nagda-drive kayo, tabi-tabi na kayo ng daan. Tapos, kahit na hindi na kayo makahinga sa face mask, no choice, kailangan natin mag-ingat dahil hindi pa rin natin alam kung paano nakukuha yung COVID-19 kasi kahit na yung mga nasa bahay, at risk din sila. So, as much as possible, always keep your alcohols handy at saka ano, practice proper diet, and usually tsaka tulog. Kahit na nasa bahay tayo, wala tayong lisensya na hindi matulog ng 8 hours. Ako, I admit, hindi normal yung hours ng tulog ko, but I have to make sure na I sleep 7 to 8 hours. At kung nai-stress kayo sa buhay out of several reasons, just let them be. Kasi, alam niyo yun, ang dami na natin kailangan problemahin sa buhay para lang ano, problemahin pa yung mga maliliit na bagay. Sabi nga sa English, don't sweat the small stuff. Ayun, so, itatago ko na sila dito sa ano, lalagyanan. Oh! Yeah, I think this one is McDo, pero mukha siyang tin toy, pero plastic siya guys, isang na lang siya sa lahat. So, yung mga toys ko, itatago ko na lang siya, tapos PM na lang kayo sa akin, or mag-comment kayo, I won't mind na ano, ibigay, parang presyong pamigay na lang. Basta kayo nang bahala sa shipping ha. Thank you so much guys, ingat kayo, see you when I see you.